Ayan, video ko na. Hello guys, this is TV ni Nana. Picking seaweeds po. Ang tawag po namin dito ay sapsapuyon. Ayan, sapsapuyon, sapsapuyon. Ayan po siya. Ganito po ang pagkuha niyan. Kasi makikita mo sila, turo mo. Makikita mo po sila dito sa mga, ano. Ganito po ang pag-pick up niya, no. Kaya lang, dapat wag po daw kukunin yung pinakaugat. Dapat ano lang, yung sa gilid-gilid lang. Masarap po ito. Masarap, ibang uri ng seaweeds. Masarap po yan. Kung may maniniwala masarap yan, ganti mo kinakain, kainin mo na. Para ay hindi, na ito masarap. Po iluluto muna. Magpapakulo po kayo ng mainit na tubig, yung kulong-kulo po ha, tapos nyo siya ilulubog. Tapos magiging kulay green po yan. Ngayon po ang kulay niya is kulay yellow. Ngayon pag yan po ay nalinisan na natin, naalisan na natin ang mga ugat-ugat niya, tapos hugasan, tapos ilubog sa tubig na kumukulo, magiging green na po siya. Yun. Pag nag-green na yan, ready to eat na. With kamatis, bagoong na may mangga. Yan, masarap po ito. The best, yan ang isa sa mga kinukuha ng mga taga-Sambales pag ganitong panahon. Marami po tayong makikita dyan. Makikita mo talaga sila sa tubig. Diba? Yung kanina, ano yun? Arosip. Ito naman isap sa puyot. Sapsapuyot po ang tawag namin. Pero seaweed siya. Isang uri ng seaweeds. Meron pa po isang uri ng seaweeds dito. Ito naman. Ito, masarap din po yan. Iba namang ano siya. O, ibang uri din naman ng seaweed yan. Pag yan po ay nilagay nyo din sa kumukulong tubig, magkakaroon din po siya. Ay, magkukulay green din siya. Kinakain din po yan. Maraming klase kasi ng seaweed dito. Yan o, tinan nyo, meron pa dito ah. Ito po o, yan, makikita mo sila talaga sa ano, sa mga damuhan, ay sa mga batuhan. Yan. Diba? Ang sarap mag-pick up ng mga seaweeds dito, pipick upin nyo na lang talaga. Wala lang plastic, dapat na nagdala tayo ng plastic para mailuto din sana natin to sa bahay. Yan, picking lang po tayo. Picking seaweeds. Kaya dapat talaga hindi ano to eh, hindi kinukuha yung pinaka-root niya. Ayan o, ano sila sa ano, kumakapit lang sila sa bato. Kumakapit sa bato yan. So, ang galing, di ba? Ganda ng pagkakaano niya. Tapos, nasa tubig sila. Hindi sila pwedeng nasa ano lang. Kasi mamamatay sila. Yun ang buhay nila, yung tubig. Tapos, yung ang pinaka ano nila is yung bato. Doon sila nabubuhay. Yan, tingnan nyo po. Bato na may buhangin. Yan, tingin pa rin po tayo. Marami po eh. Kaya lang, hindi sila... tabi-tabi, kumbaga magtitiis ka talaga maghahanap kung nasaan sila. Hindi marami, konti lang. Kasi hanapin mo. Marami yan. Kung magtitiis ka talaga at magtsatsaga ka, kumuha. Dada, ano mo, buks, ano mo to? Kasi pwede na natin kainin to eh. Yan o. Ayan o, tinan mo po. Halika, ito medyo malaki-laki siya o, tinan mo. Ito, medyo malaki-laki siya. Yan, oh, tinan mo. Yan, malaki-laki siya. Try po natin tong ano, iuwi tapos kainin. Early in the morning, tayo ay nag-pick up ng, namumulot ng ano, seaweeds. Kaya tama sabihin, ganito kahirap ang mga tao dito sa Sambales.
Kino-cover ko po kasi ano. Hindi, huwag mo i-cover muna. Ako ang bayo pa. Yan, lika po. Dito tayo. Mag-tingin tayo. Doon mo po makikita yung kung ilang ano na siya. Oo, wala yan. Oh. Ayan. 5 minutes. Ay. Sabi mo mo. Huwag mo i-bubo. Huwag mo isabiti. Maraming klase ng seaweeds dito. Kaya lang, mayroong hindi kinakain at mayroong kinakain. Yan, dami na natin nakuha, oh. Ikaw lang nakumuha, hindi naman ako kasali. Yan, dami na natin nakuha. Kailangan po talaga matyaga ka kung gusto mo mag-umulam ng mga seafoods, seaweeds dito ka sa dagat. Marami kang mapupulot dito. Ganyan ang buhay dito, mamumulot ka lang basta magsisipag ka. Kung medyo wala kang pang-ulam, punta ka dito sa tabi ng dagat. Lapain ka ng aso. Pag naturoan ko pumunta dito pa nuno, baka gusto niya lagi dito. Yan. Oh, tingnan niyo po, dami na natin nakuha. Pwede na 'to. Alam niyo po kung magkano ang takal nito, ang isang takal, yung nakikita nating Alaska condensed na lata. Yan po ay 30 pesos ang isang ganun, ang isang takal. Dati po ay 10 piso lang, siguro yung mga ilang taon pa lang kami noon. 1960. Hindi naman. Mga 19, ang isang ganun, ang isang takal. Dati po ay 10 piso lang, siguro yung mga ilang taon pa lang kami noon. 1960. Hindi naman. Mga 1980... Uy, bata ka. 1984, marami kaming na, upo, 84, 85, ganyan, namumulot po kami dito, 10 piso lang yun, isang takal. Minsan nga, makukuha mo pa, 3-10 eh. Sa dami po, ngayon, konti na lang. Kasi pinuhan nyo na nga po, no? Kaya konti na. Na ano kasi ang, kumbaga, isa din to, na ang karagatan, na abuse ng mga tao. Kaya konti na lang yung binibigay na biyaya sa atin. Dati po talaga pag lusong mo sa ganito, mag-aano ka na. Talagang ikaw eh ang pangkuha po pala nito, suklay. Kailangan sinusuklay mo since wala nga po kaming dala, ay kami nag-ikot-ikot lamang dito exploring sa karagatan. Kaya nakita ko lamang, nagtanong ako doon sa aming kabaryo kung ano yung kinukuha nila sapsapuyo. Sabi ko, ay masarap 'yun. Yan, nakikuha-kuha na rin po. Ito po talaga ang pagkuha nito, sinusuklay siya. Kasi yung wag mong kukunin yung pinaka-root niya, kasi mag-aano pa yun eh, kumbaga manganganak pa siya. Magki-create pa siya ng maraming ganito. Kumbaga ano po ito eh, may ganyan ang karamihan. Makikita mo po yan, nandiyan talaga siya.
susuklay-suklay nyo lang. Ang sarap magsuklay nito, para ka nagsusuklay ng buhok. Since wala nga tayong lagayan, kaya yan, pati yung root na kukuha natin. And tingin-tingin pa rin po tayo. Yan o, tulad niyan, sabi nga ni ate, yung isang kumuha, maliliit pa lang siya. Maliliit pa lang. Masarap po kasi yun. Kumbaga sa ano, ano pa lang siya, biik. Kumbaga sa baboy, biik pa lang. Masarap yung maliliit? Opo. Yun, parang... Ah, iba naman yung sinasabi mong yun. Masarap po ito talaga. Matitikman mo mamaya. Dadakutin ko na lang talaga ng ano. Yan, yan. Paano siya kuhanin? Yun, nakukuha kasi yung root niya. Ay, ito po parang nakuha na ni ate. Wala na siyang yung ano. Wala na siyang yung pinaka ano niya. Hindi niya kinukuha lahat. Opo, kasi nga ang pangkuha po talaga dito dapat ay ano. Ay, ikaw kinukuha mo ay, lahat. Ay, tawag nun. Magagalit. Ang pangkuha po dito ay suklay. Magagalit sa mga tiga rito kasi pati maliliit mo. Huli ka na, papatikim ko lang po sa'yo to. Kasi pag, pag natikma mo po to bukas, pwede ka uling bumalik. Patayin ko na. Ilan na na? 11:20. Ay, hindi pa, wag pa po. O, tara na, dito tayo. Kuha ka lang po tayo, tingin-tingin pa tayo. Ba't maraming bangka ito? Fiestang bangka ata. Saan? Ayun o. Ay, upo nga. Galing dito yun o. Parade. Ayun, ayun pa, may parating pa uli. O. Parade? Mga nagpa-parade po sila. Ano nga meron? Ewan ko. Ito o, may parating, ayun, ibablog, isasama ko siya. Ayun o. Yan, meron po siyang vlog. Ay, meron po siyang parade ngayon. Nag-iipon-ipon sila. Yung mga ano? Doon. Baka meron silang... Meron silang, kasi linggo po ngayon, baka meron silang mga sasalihang ano yan, or meron silang samahan. Marami o maraming mga naka, lalaki ng mga bangka nila. Pang-anuhan talaga yan. Ayaw mo gusto. Yun. Yan. Sana. Baka meron silang ano, event. Parang nagpaparade, ano po? Oo, nagsinusun po kasi. Kanina kasi magkasunod yung dalawa. Ngayon ito, marami sila sa isang bangka. Harap ako sa araw, hindi ko alam kung anong kalalabasan ito. Lumalalim na po ata. Opo, alika na. Sabi mo mamayang gabi pa siya, no? Opo, depende po yun. Kung anong oras po siya nag-low tide, siyempre. Kung anong oras siya nag-low tide, yun na yun. Sabi mo kasi mamaya pa po gabi. Ano? Meron po kasing time. Siguro yung oras ng low tide, high tide yan na ngayong oras na. Merong hapon pa, merong ganon. Siguro po ito, madaling araw pa lang, ano siya, low tide na. So ngayon, habang pa ano, pa tanghali siya, mag-high tide na siya, syempre. Yan, konti nilang 14, 18, 14, 19. Pag 15 po, papatay lang. Apo. Yan, ano yung kulay red? Okay na po yan. Yan, ano yung kulay red? Ay, hindi yan. Ano yan nga? Bato lang po yan. 14, 13. Okay na po. Okay na.